Si Chef Alvin Nakasi. Hello naman sa'yo. Hello. Hello, Mr. Fu. Ikaw naman. Pogi naman chef nito. So, siya ngayon ay isang pastry chef. Okay. Pero bago ka talaga naging pastry chef, eh naging indie actor ka. Tama? Yes, Mr. Fu. Mm. Before ako napunta dito sa linya na to, ay gumagawa ako before ng mga sexy films. Sexy films. Sexy films. So ano ibig sabihin sexy films? Ibig sabihin ano ba to, all the way o yung mga sexy sexyhan o all the way? Actually I'm not sure about this all the way, pero it's more on frontal. Tetanggal. Ah. Hindi siya all the way, kulang pa yon. Matrona o bading? Bading. Ay, ang bilis. Palakpakan naman diyan. Bakit? Mm. Pero mas madaling mahalin yung bading. Masiyahin sila sa kano. Though, hindi lahat mabait. Pero, ayun. So, bading. Bading. Okay, gusto natin yun. So, nagkaroon ka ng karelasyon bading? Meron. Meron. Ah, meron. Sino, saan, bakit, kailan, paano? Hindi ko nasasabihin yung... Taga showbiz? Pangalan. Secret. Taga showbiz, no? Sulat mo na! Kailan ko ba sulat lahat? Oo naman. Bakit? Di ba kasha yung papel? Sige. Naku, parang marami pangalan ni Direk. Oh, naku, tatlo yung sinusulat. Sino yung una? Pero nakatatlo siya. Ah, hindi mo kakayanin yung number one. Bakit? Direk, I was expecting na ikaw ay ilalagay niya. Ito ba yung number three ba yung pinakahuli mong nakasama? Mm. Asha. Yan. Sino na una? Kasi number 3, maraming yang nakarelasyon na ibang artista eh. May nakarelasyon siya isang aktor, 'di ba? Sino na una sa inyo nung aktor? Ikaw o yung aktor? Yeah, everything about him is really good and sweet. Mabait pala director si Direk G. And until now, treasure ko 'yun. Yung samahan namin sa ano. Saka ganda-ganda ni Direk GA. Pero sabi mo doon sa yung sa first time mo na ang ka-eksena mo ay lalaki, bakit ka na tense? Bakit ka nagulat? Sino ba yung ka-eksena mo doon? Actor din, syempre. Actor. Actually, ano, nung time na nag-start ako noon, may pangalan na siya noon eh. Ah, may pangalan na yung actor. So kilala na siya. Kilala na siya. So, sa indie ganyan. Maraming na nagpapa-picture sa kanya, yung Hank na matangkad. Hank na matangkad. Ako, ayaw na naman tayo. Ayoko ibulong, ayoko din. Ipapasulat ko! Okay, etong aktor na to, oo nga, may pangalan na nga to, aktor na to. Siya yung una mo naka-eksena. Oo, na-shock din ako. Na-shock ka dahil, ano bang instruction? Eh, sabi kasi, yung character ko kasi dito medyo may identity crisis siya. So, nung time yung na... Yung ikaw ang may identity crisis? Yung ginagampan ako na role. So, nung time na... Hindi ko na alam gagawin ko. Pumunta ko sa bar, nalasing. Tapos doon ko siya na-meet yung character na yan, which is yung ginagampanan nga niya. Tapos dinala niya ako sa condo niya. Tapos may gagawin siya sa'yo. O may gagawin kayo. May gagawin siya sa akin bilang lasing na ako. Wala na ako sa... So siya may gagawin sa'yo. So, simple inisip ko, acting lang. Na i-ano niya ako. May gagawin siya sa'yo. O, ngayon, syempre dapat kunwari lang. Oh, eh, anong ginawa niya? Inano niya talaga eh. Tinotoo niya? Pwede ko sabihin din. Tinotoo? Tinotoo. Nito? So, lahat ng pelikula mo, lagi ka nakahubad. No, never ka nagdamit. So, pag pupunta sa shooting, wala ka na kailangan dalang damit. Meron. Kaya lang, hindi naman lahat sexy films. Kasi, may transition naman yan eh. Hindi, ano nung una? Ah, nung sa transition sa film, kunwari may damit ka muna. Tapos, all throughout, kalahat 80%, 85% ng movie, nakahubad ka na, ganon? Parang ganon. Ah, talaga. Hindi kina pinulmon niya, lahat ka nakahubad. Yung huling ginawa ko is yung Wildflower. Ah, anong ginawa mo doon? Flower ka doon. Charo! Tauhan ni Jaguar. Ah. So kami yung mga hindi namamatay yung kahit sa bugan. Buhay pa rin. Then, ang pinaka-awkward na nare-recall ko is yung dito sa Pasay, sa 7-Eleven, nag-aabang ako ng bus pauwi ng Cavite. Tapos, dahil nga bandang alauna na yon, saka nakasando lang ako madalas kasi puro tattoo pa ako.
Siguro kala niya call boy. Ako yung kakontak niya na call boy. So lumapit siya sa akin. Tapos akala ikaw yung ano, contact niya. Tapos tinawag niya ako, sabi niya yung John. Uh-huh. Sabi niya, ano sasakay ba? Tapos pinakikiramdaman ko, pero kasi nung yung inapproach niya ako, parang kilalang kilala niya ako. Yung ganun. Na hindi, parang ang tagal na namin magka-text, yung ganung parang subtext na ano. So sumama ka. Mahaba pero payat o maikli pero mataba? Mahaba pero payat. Mahaba pero gaano kahaba? I-demo natin 'yan. Gaano kahaba? Hindi jaay, bakit lagi mo ko 'yung pinapupunta dito sa camera taas mo? Kaya bubuelo pa ako. Nakatingin ka na sa akin lagi. Direk, medyo binabastos ako. Direk, medyo binabastos ako. Huwag kalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. At huwag din kalimutan na i-click yung bell. I-click nyo na ngayon na. At kung wala ka pang mobile app, mag-download na kayo ng YouTube. Libre lang po lahat siya. Mag-ganon! Hi, this is Mr. Fu at ito ang WTFU What the Fu. At kasama natin ngayon isang chef. Ba, chef! Ay, chef! Si Alvin, o si Chef Alvin Nakasi. Hello naman sa'yo. Hello, Mr. Fu. Ikaw naman. Pogi naman chef nito. So, pag chef ba tinatawag nilang master baker? Kapag ang forte mo ay sa bread. Ah, sa bread. Yep. Ikaw ang forte mo ay? Actually, kapag pastry chef in general, so from breads to cakes. Ah, so nagki-cake ka. Nagki-cake ka! Oo, so masarap ba ang cake mo? Naman. Siyempre. Malalaman mo mamaya. Ah, talaga? May patikiman portion? Papatikim ka? Parang ganun. Masasabi mo na parang natikman mo na rin ako. Ganun? Si Direk ba natikman ka na? Ay, yung cake mo. Natikman na ni Direk yung cake mo. Wala pa. Hopefully. Ah, okay. Natikman ngayon. Yung cake. Yung cake. Sino mauuna? Sino? Sino mauuna magtikim? Ano to, Jack and Poy, ganon? Or sabay? Dali ako kasama ko. Ako muna. Ako na daw muna. Charot, oh. Hindi, teka lang. So, siya ngayon ay isang pastry chef. Okay? Mamaya, alam mo nga sa akin, papatikim niya sa atin. Pero bago ka talaga naging pastry chef, naging indie actor ka. Tama? Yes, Mr. Fu. Before ako napunta dito sa linya na to, ay gumagawa ako before ng mga sexy films. Sexy films? Sexy films. So ano ibig sabihin, sexy films, ibig sabihin ano ba to, all the way o yung mga sexy-sexyhan o all the way? Actually, I'm not sure about this all the way, pero it's more on frontal. Tatawag nila. Hindi siya all the way, kulang pa yun. Ah, talaga? Yeah. Nakailang pelikula ka na may mga ganun, mga frontal. Madami na, pero hindi ko sasabihin kung ano yung screen name ko. Iba yung pangalan mo doon? Yes. Teka lang, ang pangalan mo ay Alvin Nakasi. Ano ba yung Alvin Nakasi? Nakasi is Japanese ba yan? No. Filipino surname to. Actually, marami lang nagtatanong kasi nga it sounds Japanese. Mm-hmm. Pero hindi. Ah, okay. So, Pinoy na Pinoy. Yep. But anyway, so, ano pangalan mo? Pinilit. So ibig sabihin, teka lang, yung mga sexy films, ano mga ka-eksena mo? Babae, lalaki, bakla, tomboy? Babae, lalaki. Lalaki meron? Meron. Okay. Actually, nung una, kapag if you're not used to that, medyo talagang yung kaba sa ano, pero pag matagal mo na rin ginagawa, okay na. Oh. So, anong unang ka-eksena mo, babae o lalaki? Babae. O tapos paano ka na-shift sa mga lalaki? Ba't ka na napunta doon? Okay ka na, may mga ka-eksena ka ng babae. Hindi. Actually, yung first indie ko na ginawa noon is... Direk, pwede ko ba sabihin yung title dito? Oo naman, go. Baka i-search nila eh. Hindi. Gusto ka, bulong mo sa akin? Hindi, ito na lang. Yung una kong ginawa na sexy film is... Ito nga yung title. So, babae, lalaki yung... partner dito. So babae lalaki yung naging partner ko. So meron akong naging partner na lalaki, tapos yun din yung first experience ko sa indie na medyo shocked ako. Na-shock ka? Sa nangyari. Ay, may nangyari? O teka lang, wait. So ibig sabihin, teka lang, pag gumagawa ba kayo ng ganyan, natanong ko na to eh, pero sa iba,
paggagawa ng isang sexy scene, halimbawa, may mga frontal, may mga ganyan, may rehearsal ba yan? Sabak na agad? Instruct na lang kung anong gagawin? Oh, actually, on the spot siya. Hindi naman siya nire-rehearse. Medyo awkward pag nire-rehearse eh. Para so, maging natural ang dating. So, bahala na. So, hindi mo alam kung ano yung naghihintay. Saan ka mas komportable? Sa babae o sa lalaking ka-eksena mo? Pareho. Pareho? Mm. So, walang okay lang babae o lalaki? Mm-hmm. Kasi, bilang trabaho naman yan, saka you are playing the role. So, bigay mo na. Nandyan eh. Paano ka napunta dyan? Nag-audition ako sa isang film. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na. Pero, before ako, after Sexy Films, kasi nag-aral ako ng acting workshop. Saka ako napunta ngayon sa mga TV series. So nagsiserye-serye ka. Mm. Okay, going back dun sa nabanggit mo kanina. So, syempre, babae-babae. Mm. Okay na yan. So, yung sa babae-babae, ano din? As in, paano kung ba? May ganap, ganon? Tunay na ganap? Actually, tunay na nangyayari? Depende kasi yun sa usapan, saka sa director. Pero may mga time na talagang nangyari. Meron. Meron? Talaga? Yeah, hindi naman. I think, sa dami na rin na nagawa ko, hindi naman nawawala. Na may nangyayari talaga? Okay. May nangyayari before or after or during? O all the time? Pwedeng after or during. So, halimbawa, after, ibig sabihin, tutuloy nyo? Nang wala ng camera? Pwede. May chance. May chance? Oh. Sa babae yan. Mm-hmm. Sa lalaki, meron ba? Na sa after, lalaki, may natuloy after? Yung sa akin, wala. Wala. Bakit hindi mo tinuloy? Bakit hindi mo? Pero sabi mo, dun sa, yung sa first time mo, na ang ka-eksena mo ay lalaki, bakit ka na tense? Bakit ka nagulat? Sino ba yung ka-eksena mo doon? Actor din, syempre. Actor. Actually, nung time na nag-start ako noon, may pangalan na siya noon eh. May pangalan na yung actor. So, kilala na siya. Kilala na siya. So, sa indie, ganyan. Maraming na nagpapapicture sa kanya. Doon, Hank na matangkad. Hank na matangkad? Ayaw na naman tayo. Ayoko ibulong. Ayoko din. Ipapasulat ko. Pero, wait, ayan direct, thank you. Ayan, ipapasulat ko, pero kailangan takpan natin. Kasi ito mga netizens. Kailangan ko lang malaman kung sino. Pero susulat mo, pero tatakpan ko na. Okay, sulat mo kung sino yung actor na kilala. Okay. Kilala na siya. Sige, gusto ko munang malaman. Go! Ayan ha, tatakpan ko na. Sulat mo na lang. Hindi naman nila ano. Kahit ano, wag na i-print. Dikit-dikit na lang. Dikit-dikit na lang. Ano ba? Ito lang ka naman sinusulat. Sulat mo! Sulat mo! Sulat ako yung ano niya, yung full name niya. Ayan. Hindi na, wag na yung full name, yung screen name lang. Ayan na lang. Okay. Ayan. Sino yan? Okay! Okay. Itong actor na to, nga, may pangalan na nga itong actor na to. Siya yung una mo na ka-eksena. Oo, na-shock din ako. Na-shock ka dahil? Ano ba instruction? Sabi kasi, yung character ko kasi dito medyo may identity crisis siya. So, nung time yung na... Yung ikaw ang may identity crisis? Yung ginagampan ako na role. So, nung time na hindi ko na alam gagawin ko, pumunta ako sa bar, nalasing. Tapos doon ko siya na-meet yung character na yan, which is yung ginagampanan nga niya. Tapos dinala niya ako sa condo niya. Tapos may gagawin siya sa'yo. O may gagawin kayo. May gagawin siya sa akin bilang lasing na ako. Wala na ako sa... So siya may gagawin sa'yo. So, simple inisip ko, acting lang. Na iaano niya ako. May gagawin siya sa'yo. Ngayon, syempre dapat kunwari lang. Anong ginawa niya? Inano niya talaga eh. Tinotoo niya? Pwede ko sabihin niya. Tinotoo? Tinotoo. Nito? So, ano ginawa mo? Wala naman na magawa kasi rolling. Tapos, siyempre, nakatingin first time ko. Hindi ko naman alam kung paano magre-react doon sa ano. Yan. Tapos... So, ginawa niya? Oo, tapos lumambot. Bakit? Ayun. So, hindi ko lang siya makalimutan yung experience. Kasi first time ko. Alam mo, hindi mo siya makalimutan dahil dyan.
Hindi. Meron kami special guest. Nandito siya. Hindi, pero ano, pero mabait siya. Ay, mabait talaga siya kasi tinutuon niya. Hindi, what I mean is, ano, after nun, nakatrabaho ko pa siya sa ilang mga films, mabait talaga siya. Mabait siyang tao. Okay. Good-hearted siyang tao. Okay. So, pero nung di, ginawa niya, di tinutuon niya yung eksena, natapos yung eksena? Tapos naman. Kasi, ano? Basta. Natapos niya. Natapos niyo. Oo, oh, natapos yung eksena. Natapos yung eksena. O, tapos after ng eksena, ano sinabi niya sa'yo? Wala. Hindi kami nakikibuan eh, kasi awkward. Hindi nga kami ganun kasi ka-close pa nung time na yun. So, hindi na, ba din ba to? Ayoko i-judge. Ayoko i-judge. Mabait na bata. Baka ano lang siya, sobra talaga siyang professional, kaya niya tinutuo. O, ikaw nga, may mga tinutuo ka sa babae. Sa lalaki ba may tinutuo ka? Wala. Kahit sino, wala? Wala. Kunwari, ano, lasing-lasingan ka gano'n, wala? Wala kang tinutuo? Wala. Sa babae lang. Ah, sa babae. Eh, pero, hindi ka nagagalit sa babae. Ha? Hindi gagalit. Hindi, depende. Kasi beforehand, masisense mo naman kung gusto, ano. Yung mga ganong... Gano'ng katagal mo ginawa yan? Yung mga ganyan? 2000... Mga 3 years? 3 years? Tapos sunod-sunod yun. Walang pahinga? parang ganun. Talaga? Oh. Tapos, di ngayon, kasi syempre ngayon, diba sabi mo nga nagte-teleserye ka. Hanggang ngayon, may mga tele-teleserye ka, rumarakit ka pa din. Oh, yung huling ginawa ko is yung Wildflower. Anong ginawa mo doon? Flower ka doon. Charo! Tauhan ni Jaguar. Ah. So kami yung mga hindi namamatay, yung kahit sa bugan. Ah, buhay pa rin. Oh. Ah, okay. Tapos, ang dami mong tato? ano ibig sabihin niya? Ito ang kintab pa. Hindi, kasi bago-bago lang yun. Actually, dito sa... Ito, ano itong mga tato na to? Yan, sa left arm ko, kung mapapansin mo, lahat yan pagkain. So, lahat yan may kinalaman sa face ng buhay ko. Sa bilang chef. Tapos ito naman, may kinalaman sa mga sexy films. Ano to? Puro Persian gods. Persian gods? Yeah, bakit? Iranian. May lahi. May lahi? Ano ilahi? Ano lahi mo? Lahing Persian? Persian. Ah, basically, Iranian yun eh. Iranian? Ano ba? Iranian blood. Saan ba known na mga Iranian direct? Kapag Iranian ka, ano ka? Ano, anong sinasabi pag Iranian? Hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi ako sure sa roots namin kung anong, hindi ko alam kung ano ibig sabihin kapag sabi Iranian. Sa katawan meron? Sa dito, likod. Buong likod? Hindi naman. Maliit lang. Dito sa harap, wala? Wala. Ah, wala. Dito lang, kasi sayang naman yung tattoo kung papatato ka tapos tago. Kailangan mo pa maghubad. O, pwede naman. Para naman hindi ka sanay noon. Oh. So lahat ng pelikula mo, lagi ka nakahubad. No, never ka nagdamit. So pagbubutak sa shooting, wala ka na kailangan dalang damit. Meron. Kaya lang hindi naman lahat sexy films. Kasi may transition naman yan eh. Hindi, nung una. Nung sa transition sa film, kunwari may damit ka muna. Tapos all throughout ka lahat, 80%, 85% ng movie, nakahubad ka na, ganon? Parang ganon. Hindi kailang pinulmon niya. Lahat ka nakakubad. Ang tattoo mo yan lang dyan. Dito. Oo, sa dito baba, lang. Wala. Wala. Dito, wala. Pero pinaplano ko dito soon. Saan? Dyan? Oh, dito. Yan sa legs. Kayo. Legs. Uy, pero hindi ako makapag-move-on dito sa... Ay, makikita na naman yung papel. Dito kay aktor. Uy, pero direct crush ko to. Ayan na. May tumawag na. Tumawag na yung aktor. Wait. Hello, hi. Yes, pakitin mo siya, Sinko. Thank you very much. Okay. Direk! Kilala mo tong aktor na to, nakatrabaho ata ito. But anyway, natago ko muna dyan. Ngayon, so nagko-concentrate ka na sa paggawa ng cakes. So ang balita ko, yung mga ginagawa mong cakes, yung mga pang-birthday ba? Yung mga yung mga malalakihan, ganyan. Actually, customized cakes, celebration cakes, saka yung... Mga life-size cakes, ganyan. Pang-kasal, pang-debut, ganyan. Malalaking ano. Kasi I do sculpture. So, though before ako na culinary, accountancy student ako.
accountancy. Mm. O tapos, ba't ka napunta sa pag-bake ng cake? Eh, kasi yung dad ko, gusto niya for me is maging accountant. Oh. So, nung graduating student na ako ng accountancy, namatay siya. So, hindi na ako inspired para i-push through pa yun. Kasi, siya lang naman yung reason kung bakit ko... Kaya mo kinuha yung course na yun. Kaya after nun, kinuha ko na yung gusto ko talaga, which is itong culinary. Doon ako nag-focus. Talaga. Tapos, ang mga ginagawa mo talaga, yung mga, parang may mga themes. Halimbawa, papagawa ako ng cake na ano, hugis Barbie, gano'n. Kaya hugis, ano, kung anumang hugis ang gusto ko. Pwede. Pwede. And all edible. Pwedeng kainin lahat. Tapos may mga chocolate sculptures din. May mga umorder na ba ng cake na gusto nila ikaw ang kasama? Madalas. Kadalasan? Ano ibig sabihin? Order ako ng malaking cake pero gusto ko kasama ka. Hindi. I mean, ano, yung may mga umorder sa akin ng cakes pero gusto nila, personally ako yung maghatid. Pero, ginagawa mo naman. Oh, within Cavite, ako na nagdadrive, ako naghatid. Ah, talaga. Tapos mapapasukin ka sa bahay, gano'n. Painumin ka, gano'n. Lalasingin, tapos alam. Lalasingin, tapos alam na. O, totoo, gano'n. Kunwari, pulutan niyo yung cake. May gano'n, no? Hindi, ano yung business yung yung business hindi pwede halawin ng kalokohan. Hindi, business din doon. May additional... Karma yung karma. Ito, may additional pay. O, sabihin, magkano ba yung isang malaking cake? Halimbawa, ganitong cake, ganyan kalaki. O, halimbawa, magkano to? Ayan, yung mga nasa 35K yan pa. 35,000? Mahal naman yung cake. O, pero kasi mahirap kasi siyang gawin. Mukha yun eh, sculpture. So halimbawa, mukha niya, mukha ng bakla, pinagawa. Ayan, hirap na hirap ka kasi bako-bako. Pero sabi ni bakla, 35K sige, dadagdagan ko pa ng, dodoblihin ko, sabi niyang gano'n. Kasi kasama ka. Oh, yun ang sabi. Meron na bang ganon? Nag-offer, nag-dog. Eh kung pag-offer ng ganon, pwede. Kasama ka. 35 plus 35. Oh. Sige, kasama lang naman ako eh. Ah. Kailangan klaruhin niya kung ang titikman niya ba yung cake ko lang o pati ako. Eh kung pati ikaw? Hindi na. Kasi kung pera, meron na ako nun. Ah, okay naman pala. Dadagdagan pa. Is parang ano, alam mo si Direk nagbubukas na ng wallet. Napatingin siya, ipakaka-withdraw lang niyan. Nako. Mahilig sa cake. Mahilig din ako sa cake, pero dahil siya ang director ko, magpapaubaya ako. Talent lang ako ni Direk eh. Alam mo naman yan, masunurin tayo sa director. Okay. Bilang nag-promise ka, nasabi mo mapapatikim ka. Okay. O ako, direct ako na unang titikim sa cake niya. O, ano to mga cake na dinala mo? Ito ano to? Actually meron akong 5 flavors pero tatlo lang yung dinala ko kasi okay lang yun kasi ikaw pa lang sapat ka na. Charot. Go. Ito ay red velvet cuddle cake. Okay, tapos so chocolate ito, Pavarotti. Okay. Basically a chocolate cake tapos matcha green forest cake. Ay, gusto ko 'yung matcha. Tapos ang pangalan ng ano mo is Sugar Gallery. Sugar Benedicto. Charot. Kasi si Sugar Benedicto. Sugar Gallery. Okay, eto anong una kong titikman dapat? So, pag ganito ka, ito 'yung very light lang 'yung sweetness. Tapos papait ng papait. Parang love life 'yan eh. Abay, pumapait talaga. Ikaw ba paano ka ba magmahal? Ano, mapait o ano? Titikman ko na o matamis? Sige, depende. Ay, ano ba dapat ginaganon, di ba? Isagad mo para maalam yung sarap. Ah, sagad? Ano ko? Sanay ako sa sagara. Mo. Isagad mo. Isagad ko. Isubo tapos, mo ng buo. Buo! Naku! Masensya na yan. Diyan ako hindi masyadong magaling. Aminado ako dyan. O, game. Laki mo, buo. Kumakautos naman to. Chug! Ganyan ka ba? Makautos ka? Ganyan ka? Medyo demanding. Subo mo. Kumaka ganun sa akin. Ngayon sarap. Naghalo yung lasa ng velvet tsaka nung charot. Critic. Ano to? Cream cheese ba yon? Yeah. Cream cheese and strawberry. Oh yun. May strawberry. So naghalo yung lasa ng strawberry, nung cream cheese tsaka nung... Ano may red velvet? Flavor din ba red velvet. Red velvet is basically a chocolate cake, colored chocolate cake. Mm. So yung nagpapa-red dito, we're using the beetroot. Ah. So kaya iba yung atake ng red velvet namin. May atake. Pero gusto ko yung subo mo. Makaganon sa akin. O, tignan mo ito. Next.
Sagad din to. Sige. Ay, may ano, may parang may matigas na portion. Sa ibabaw yan. Tapos dapat igaganong ko. Mm-hmm. Ayan, oh, so, Chinese ko na yan. Mm-hmm. Yeah. May masarap din to. Parang dark chocolate ba to? Yeah, oh. Pure chocolate yan. So, I'm not using any yung sugar-based na ano. Feelings. Tsaka hindi siya masyado matamis. In fairness. Kasi nga chocolatier ako. So, alam ko yung good quality ano, ano chocolate. Chocolatier. Chocolatier. Talaga. Master baker, chocolatier. Oh, eto na yung matcha. Excited ako dito. Oo, kasi mahilig ako sa... Ikaw mahilig sa matcha? Mm-hmm. Ako, I'm not into that. Hindi ko gusto yung pait. Pero, ginawa ako. Kasi for the clients. Ah, talaga. So, may mga ginagawa ka talaga sa mga... Kahit hindi mo gusto, ginagawa mo para sa mga clients. Oh, siyempre, kailangan makapagpasaya tayo. Isa sa mga ano ay dapat So may mga bagay kang ginagawa, may mga bagay kang ginagawa na kahit hindi mo masyadong gustong gawin, pero ginagawa mo para sa mga kliyente. Tama? Ba't kanina yung sobo mo? Okay to. Itong gusto ko, wait. Naku, may, ano? Bias, kasi favorite niya. Hindi, ito kasi, masarap, pero kasi ito, naku, mahilig ka direct dito, di ba? Naku, si direct mahilig siya sa cake. Tsaka si direct, hindi siya mahirap pakainin. Direct? Di ba nakalala mo yan si direct, di ba? Sarap! Thank you, ha? So, padala mong cake. You're welcome. Matutuwa yung mga staff. Go! Dadya, mag-question na tayo. Go! Sabi ni direct, mag-question na. Bumunot ka na. Bakit parang dumami? O, di kasi kumuha ka lang ng kahit ilan dyan. Go. Habang minum akong tubig. Sige, okay. Matrona o bading? Bading. Ay, ang bilis! Palakpakan naman dyan! Woo! Bakit? Kasi pag matrona, may sabit pa, may maano ka pa. Hindi, mas madali kasing mahalin yung... Ang bading? Ako ha. Walang kung anong panig. Pero mas madaling mahalin yung bading. Masiyahin sila sa kano. Though, hindi lahat babait. Pero, ayun. So, bading. Bading. Okay. Gusto natin yun. So, nagkaroon ka ng karelasyon bading? Meron. Ah, meron. Sino? Meron. Saan? Bakit? Kailan? Paano? hindi ko nasasabihin yung... Taga-showbiz? Pangalan. Secret. Taga-showbiz, no? Sulat mo na! Sulat mo na! Asa na? Ayan. Ito, buburahin ko, ha? Sino yan? Hindi ko naman i-reveal. Seryoso? Tatakpan naman ang cake. Tingnan natin. Ilan ba yan? Ilan yung nakarelasyon? Tatlo? Dalawa? Isa? Ilagyan mo na ng number. One. So, nakarami pala siya. Hindi, kasi ano yun eh. Hindi ko naman... I believe hindi ito... Basta surat mo muna yung ano? Ilan yan? Okay, ilan? Sige. Ilan? Ilan yung susurat mo? Kailan ko ba surat lahat? Oo naman. Bakit? Di ba kasha yung papel? Sige. Naku, parang marami pangalan ni Direk. Oh, naku, tatlo yung sinusulat. Sino yung una? Ah, talaga? Oh, next. Gulat ka, di ba? Hindi ako nagulat dyan. Oh, game, number okay, two. Okay. Susulat ko ba talaga to? So, ikaw naman, di ko naman. Sino yan? Yung una, nakasama mo nung una. Tapos, nung nawala ka sa kanya, yung sunod mo nakasama, yun yung nakatsawa mo. Ito ba yung number 3 ba yung pinakahuli mong nakasama? Asya. Yan. Sino na una? Kasi yung number 3, maraming yung nakarelasyon na ibang artiste. May nakarelasyon siya isang aktor, di ba? Sino nauna sa inyo nung aktor? Ikaw o yung aktor? Yung aktor. Ah, nauna yung aktor? Kesa sa'yo? So, bago ka lang? Bago lang kasi recent lang naman ako na punta sa circle na yan eh. Gano'ng katagal kayo ng number 3? Yung number 1 tsaka number 2, given yan, tsaka medyo matagal na yun, okay na yun. Yung number 3, medyo ano eh, bago lang. Hindi naman gano'ng katagal. Siguro 6 months.
6 na, months. Nag-uusap pa kayo ni number 3? Until now, oh. Ah, talaga. Kamusta naman kayo? Okay kami. Kung makikipagbalikan si number 3, makikipagbalikan ka ba? Hindi na. Ay, bakit? Eh, nagbago na kasi yung ano ko. Ito kasing experiences na yan. Although, hindi ko siya dinideny, pero nagbabago kasi yung tao eh. Kung ano gusto mong path. So, teka lang, eh, dito yung pangalan ng number 2, di ba? Teka, na-confuse ako. Yung number 2, di ba, may iba siyang pangalan. Ito. Hindi. Ah, hindi ba yan? Hindi. Ito, I'm sure hindi mo to... Hindi ko kalala kasi masyado. Oh, wala to sa mainstream eh. Pasili ba? Ba't ka lang kumingin sa akin? Ay, mali! Iba na sa isip ko, pero kilala mo to. Oo. Nag-jowa mo rin yan? Hindi. Ah, akala ko yun. Ano lang, nakatrabaho ko lang siya. Ah, akala ko yun yung tunay niyang pangalan. Kasi nagdalawang pangalan yan eh. Naku, ayun na naman ako. Tapos malalaman na naman ng mga tao kung ano yung sinasabi ko. Oh. Hindi, saka kababayan ko yun eh. Oh, huwag na, okay na. Oh, game. Oh. Pero yung number 3, yung number 3, may bago ba siya ngayon, yung number 3? Na aktor? Sa tingin ko, hindi. Ah. Dati pa yan. Yung ngayon niya, original talaga yan. Ah, oh, sige. Tago na. Si number 2 yung kababayan niya. Hindi niya sinulat siya. Hindi niya sinulat. Kaya nga akala ko yun, direk. Dinideny niya yan, direk. Ay, hindi niya mahal. Hindi, hindi, hindi naging kami. Ah. Promise, direk. Hindi, hindi naging. Okay. Hindi niya siya, akala ko yun. Sabi ko, dinideny. Pero nakatatlo siya. Nakatatlo. Ah, hindi mo kakayanin yung number 1. Oo. Uh-huh. Bakit siya? Hindi alam niya. Cherry Leon. Direk yung number 1. Direk, I was expecting na ikaw ay ilalagay niya. Bakit hindi mo sinulat si Direk? Akala ko si Direk pa na may ilalagay. Ah, baka siya yung susunod dito sa number 4. Ako yung rejected. Hindi, pili ko Direk, ikaw yung magiging bago. Yung pa, yung magdadagdag sa listahan. Nako, ha? Oh, ayun, nakita ba Direk? Tinakpan ko, ha? Oh, okay. Next question. Cakes ang nakikita. Mga cake. Ano yung minsan kinakain mo kahit hindi naman talaga siya pagkain? Yung dental floss. Kumakain ka ng dental floss? Ano yun eh, parang manirisim eh. Pag before kasi mag-toothbrush. Dental floss yung ganun? Hmm. O gumagamit din ako, nabuti ka naman kinakain. Hindi kasi masarap yung texture niya. Yung pag may naano ka na, nasasalat ka na... Naku, ayun ang mga dentista. Next! Nagpakain ka na ba? Ilang beses? Palagi. Napapakain sa mga... ka? Oo, sa mga kaibigan ko. Napapakain ka? Ganun. Lahat ba ng napakain mo, kakilala mo? Siyempre. May iba ka... Meron na bang nagpakain ka pero hindi mo sila kilala? Hindi. Pero madali ka bang magpakain? Hindi rin. Ah, hindi. So halimbawa may makakita sa'yo doon, Kuya, pakain ka naman. Kaya pakain ka, hindi ka papakain? Hindi. Maliit lang kasi yung circle ko eh. So, kung sino yung mga close sa akin. So, lahat na nasa circle mo kumain, napakain mo? Yung totoo. Ba't wala ako dyan sa circle mong yan? Hindi. O naman. Lahat mga kaibigan ko, close friends, best friends. Kumain sila lahat. Napakain mo sila lahat. Hmm. Generous ka din. Sa mga tao ko, sa bakers. Pati bakers mo, pinapakain mo din? Talaga? Next. Oh, siyempre, iti-treat mo sila eh. May lumuhod na ba sa'yo? Meron na. Meron. Bakit siya lumuhod? Nakikipagbalikan. Oh, babae to, lalaki? Babae. Nung lumuhod siya, nakipagbalikan ka? Hindi. Ah, hindi? Bakit naman? Kawawa naman. Sana pinayagan mo na? Hindi, kasi may mga times na magde-decision ka talaga na... Hindi ibig sabihin na mahal mo pa siya somehow, 'di ba? May pag nakikipaghiwalay tayo, may naiiwang pagmamahal na konti. Ganun. Ito wala na talaga. Hindi, may natitira pa pero hindi kasi 'yun yung panghahawakan mo kapag mag-decision ka talaga para sa sarili mo. So wala na. Pero siya lang yung natatanging gumawa nun sa akin. Pero hindi mo pinagbigyan. Medyo hindi. Naku, mukhang may mga luluhod. Magbabaka sakali. Next! Ano ba dapat?
Pinapalunok o pinapamuka? Pinapamuka. Bakit? Ako, mas gusto ko pinapamuka ako. Dahil? Kung ano yung ginawa niya. Ba't di mo na lang palunok? Para tapos na. Sayang, kung marami kasi yun eh. Kailangan makita mo yung ano eh. Pag marami, kailangan pinapa... Namuka. Pinapamuka. Eh bakit? Di ba? Pag kinalunok naman din, pwede naman kung marami siyang ano, palunok mo na lang. Hindi, basta ako, preferably gusto ko yung pamuka. Ah, talaga. Ever since ganun ka? Ah, ever since. Mukhang titignan ng ganyan. Ito parang ano, nakakainis. Oo. Very close to me, yung tuhod namin talaga nagkikiskisan. Charot. Nagmahal? Ay, naku, natanong ko na to. Nagmahal o nagmamahal ka ng bading? Nagmahal na. Oo. So, magmamahal ka pa ba? Yan. Hindi na. Grabe ka naman. Eh, paano ko may dumating na bading? Hindi na, ano na ako eh. May pinagtitrain na ako na babae ngayon. Meron ka na bang girlfriend ngayon? Single ako, pero mayroon akong pinagpipray. Sige. Gusto na. Aalma pa ba ako sa prayer? O, go, next. Kung ulam ka, masabaw o masarsa? Masarsa. Masarsa is malapot. Tama? Parang ano? Masarsa? Kasi diba? Masabaw is malabnaw, di ba? Mm. Sabaw, clear, parang clear soup. Pag masarsa, malapot. Malapot. Ano tulad ng ano? Para siyang ano? Ano ba yung mga malalapot, Direk? Ay, si Direk pa talaga tinanong mo? Direk, pamilya ka sa malalapot. Di, ano naman? Tinan mo na, oh. Pag si Direk pa tinanong mo, di syempre yun ang isasagot niya. Yun nga lang, walang audio. Parang ganon. Ganon ba? Hindi, ganon ka? Hindi. Isip ako ng, kailan ko ba mag-isip ng ulam? Okay. Na malawot. Hindi kasi ako, ano sa ano eh. Oh, masarsa ka. Kung ulam ka, masarsa ka. Kasi para yung texture, yung laman, malaman. Pag masarsa, malaman. Malalaman mo. Malalaman. Roll video. Malalaman ko daw. Narinig nyo yon? Eh kaya pala parehang kiss-kiss ng tuhod nito sa tuhod ko. O, game next. Okay, next time. Nakaka-tense. Ano yung pinaka-awkward na ginawa sa iyo ng bading? Pinaka-awkward? Maliban to sa ginawa ng aktor, hindi naman natin sigurado kung bading yung aktor. Baka naman professional na, huwag maging judgmental. Pinaka-awkward na... Ginawa sa akin ng bading na yung ex ko? O yung... Ay, oo nga naman! Sorry naman! Kasi di ba, hindi na ba yung mga bading na ano? Ikaw, may mili ka. Bading na hindi mo ex o bading na bading lang na nandiyan sa tabi? Hindi, ang pinaka-awkward na nare-recall ko is yung dito sa Pasay, sa 7-Eleven, nag-aabang ako ng bus pauwi ng Cavite. Tapos, dahil nga bandang alauna na yun, saka nakasando lang ako madalas kasi puro tattoo pa ako. Siguro kala niya callboy. Ako yung kakontakt niya na callboy. So lumapit siya sa akin. Tapos akala ko ikaw yung ano, contact niya. Tapos tinawag niya ako. Sabi niya, John? Aha. Sabi niya, sasakay ba tayo? Tapos pinakikiramdaman ko. Pero kasi nung yung in-approach niya ako, parang kilalang kilala niya ako. Yung ganun. Na, hindi, parang ang tagal na namin magka-text. Yung ganun, parang subtext na ano. So sumama ka? Hindi. Hindi na-accord na ako. Kasi tapos tumingin ako sa paligid kasi nakakahiya. Parang, nakita mo yung dumating yung talagang ka-text niya? Hindi ko na inano, sumakin ako nung bus eh. Pero awkward talaga. Tapos, somehow natakot ako eh, kasi parang malaking bakla na ewan eh. Parang, grabe, sa makamalaking bakla? Oo, hindi, parang ano siya, mamamersa. Tama, parang kinakabahan kapag naalala ko. Mamamersa, tapos... Phone question. Ano yan, Direk? Ano daw ang pinaka-awkward na ginawa sa iyo na si ng director na si GA Villafuerte? Okay. Wala akong nasabi. Si Direk GA. So far wala pa naman ako naranasang awkward sa kanya. Everything about him is really good and sweet. Mabait pa director si Direk GA. And until now, treasure ko 'yun. Yung samahan namin sa kano. Saka... Ganda-ganda ni Direk GA. Oo. Yun lang. May mga...
may mga nagbabash sa kanya sa kanya. Pero ako kasi I don't care about what other people say. Tell about you. As long as okay tayo sa kanya. So hindi ko wala akong pakialam. Kung ano nakikita ko, ano pinakikita mo sa akin, yun lang din yung pinanghahawakan ko. Pero okay ba tayo? Okay tayo. May gusto ka pa bang ano? Ay, ito pa yung mamaya na natin pag-usapan yan. Ay, may phone in question pa. Oh, game. Oh. Ano daw ang pinaka-awkward na ginawa sa'yo ng dating hunky actor turned baklita na si Kalel Urdaneta? Si Kalel na ngayon ay anong pangalan niya? Jill Singson Urdaneta. Okay. Si Jill... Hunky actor siya dati? Actor siya before eh. Nakatrabaho ko siya. Hindi. Wala. Ah, hindi. O, anong awkward doon na ginawa sa'yo? Oh, wala eh. Okay kami ni Khalil. Wala akong naalalang ano, awkward na ginawa sa akin ni Khalil. Binibigyan niya ako ng racket. To kapalit ang? Wala. Hindi, ano, binibigyan niya ako ng racket kapag ano, may mga... Yung mga projects na alam niya yung ganitong role, ganyan-ganyan, ako yung una niyang inaano. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Para may tinatago. Tara! Hindi, wala. Next! O, tingnan natin. Nakatayo, nakaupo, o nakahiga? Nakatayo. Oh, bakit? Ano kasi ako eh, since matagal na ako sa kusina, sana ikaw tumayo. Buong araw, dalawang shift pa nga minsan eh. Ah, so you have strong legs? I can tell. Oh, I have stronger legs. Charot! Next! Ay, gusto nakatayo. Ayoko na nakatayo. Enjoy nga yun eh. Ay, talaga? Nandun yung challenge. Ah, talaga. Ito, grabe tumingin itong shift na to. Nakakainis. Parang gusto kong gawing cake. Sinasabi mo ba pag malapit ka na? Sinasabi mo? Kasi bakit? Ano yun eh? Para ma-anticipate. Pag ano? Yung arrival. Your arrival. Para ano? Kagaya kanina. Oh, diba? Yung fairness kanina, panay ang sabi mo na malapit ka na, pero wala naman parating. Lahat kami dito nakanganga na. Sabi na bakit wala pa siya? Hindi kasi naliligaw ako sa baba. Tinext ko pa si Derek. Kaya ka sabi niya, andyan ka na, malapit na. Pero wala pa. Pero I'm sending photos. Ay! May mga sending. Wala ko natanggap kasi kinuha lahat yung Derek. Okay. Next! Naka malapit na. Ano yung madalas gawin ng mga daliri mo? Magmasa. Paano ka magmasa? Paano ba ang tamang pagmamasa? I-demonstrate mo nga. Paano ba dapat? Paano? Ganon? Patingin niya. Ganon niya. Patingin mo sa ilalim. Ganon. Hindi. Dapat sa camera. Pagmamasa, depende kasi yun sa pressure na... Depende sa bread na gagawin mo. Kasi may mga bread na kailangan malakas yung pressure. Paano malakas sa pressure? May gigil yan. May gigil. Tingnan mo. Tingnan mo sa camera. Paano gigil? Ay, oh. Hindi. Seriously, ano. Iba-ibang pagmasa yan. Depende sa baker. Saka sa bread, type of bread na ginagawa mo. Sige. Last two. Ano yung gusto mo pero di pa nagagawa sa'yo? Para lahat tata nagawa na. Ang dami pumasok sa isip. Ang dami? Oo. Pili ka isa. Ang gusto ko pero hindi pa nagagawa sa akin. This is quite personal. Ay. Personal. Tumira sa house na kasama ko yung mom ko. Kasi lumaki ako na malayo ako sa parents ko eh. Kasi busy sila lahat. Kasi naka-base yung family ko sa Sweden. So, pero si mom nandyan pa? Nasa Sweden din. So, pag ganyan-ganyan lang siya sa Pinas. Kasi dad wala na, diba? Kaya lumaki ako na hindi ko alam yung feeling nung... Laki ako sa lola. Hindi ko alam yung feeling ng... Ano yung feeling na nandyan yung mom mo na... Yun, lumalaki ka na... Sino kasi ako sa bahay? Ngayon ako lang. Sanay naman ako mag-isa. Matagal na panahon na. Ay, di ako. Diyan lang ako nakatira. Malapit lang. Pwede kitang samahan. I can be your mother. Charo! Ang init ng kamay mo. Mainit ang kamay ko? Fertile ka.
Siguro. Dahil ikaw katabi ko. Charot. Mahaba pero payat o maikli pero mataba? Mahaba pero payat. Mahaba pero... Gano'ng kahaba? I-demo natin yan. Gano'ng kahaba? Hindi dyan. Ba't palagi mo ko dyan pinapupunta dito sa camera? Taas mo. Kaya nga, bubuelo pa ako. Nakatingin ka lang sa akin lagi. Direct, medyo binabastos ako. Eh kasi na, nakaganon ka. Tagal mo nakaganon eh. Oh. Bubuelo ako kasi nga. Bubuelo ka ba? O sige, go. O hindi ako titingin. Paano? Hindi. Bahala na kayo mag-isip. Pero mas ideally mahaba. Ganyan. Gano'ng kapayat? Ganyan ba sabi ni Direk GA? Charo! Okay, tanungin niyo lang siya. Tanungin mo lang siya. Tatanungin ko itong tatlong sinulat mo dito. May kinalaman yan sa screen name ko. Kung bakit ano yun. Ano ba pangalan nito, Direk? Dati. Ano ko? Thank you very much, ha. Maraming salamat. Hindi ko close na tayo. Nako, hindi ko alam baka magkatuluan thank kami you, nito. Wait, thank you. I-promote mo na syempre yung cakes, yung Sugar Gallery, tsaka yung mga IG, yung kung ano-ano pa. Go. Okay. Hello guys, please follow us on Facebook. We have Facebook page. Type niyo lang yung Sugar Gallery PH saka sa IG din, yun lang, Sugar Gallery PH. Saka direct pa rin mag bumati lang. Go! Mamaya. May pagpagba. Ayan na. Naku, ang dami puro mga bakla lahat siyan. No. Okay. Hello kay Dave sa from Bataan and JL. Oh, Beb, hindi kita nakalimutan na. Okay. Saka kay Kuya Bud sa tattoo artist ko ng B12. Dasman. Bukas, tapusin na natin. And sa Sugar Gallery team ko, kay John, J-Lord, Chacha, saka kay A. From Abu Dhabi. Okay na. Okay. Ayay, is maraming salamat naman. Thank you very thank you, much. Thank you so much. Chef. Oo, hindi kita makakalimutan. That's mga pakain mo. Yeah. That's mga pakain mo. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. Libre lamang po yan. At syempre, huwag niyong kalimutan i-click yung bell. All. At kung wala pa kayong app sa inyong mobile phone, eh pwede na kayong mag-download ng YouTube, di ba? Ito ang inyong Mr. Fu, Magganon! Hahaha!